Good morning, mga kagumbres. Again, this is Fritz Sinisa, and welcome to my vlog. So, mga kagumbres, before I start, please don't forget to like and subscribe for more videos. So, mga kagumbres, our content for today is, since I mentioned before, alternate ang ako ang pagbahog ani nila. So, steam egg and pellets ko for now. Okay, maulag ito, the reason why ako silang gi-alternate. Because as you remember on my previous vlog on how I make my steam egg, akong gi-blender ang mga pellets kauban sa moringa powder, as you remember. Ang may tabo, mga good guys, ang mga pellets, mapino man siya pero dili jud pareha sa powder nga kanang atong akong pinalit ng moringa nga perte jud siya kapino. So what will happen is if humana na ko blender tanan, mix na ako sa egg then na water gamay, inig steam na nako. Ang may tabo is mo adto sa ubos man jud ang kani mo drop man gini sa ubos mo dukot siya. And ang tendency sakto nakaluto ang egg, okay na ang steam egg. So tan-aw nimo sa ilalom, gahi kaayo ang pellets, which is dili siya madali-dali og kahomo, inidukot man mo siya, dili ka siya makaon sa mga isda, as what I've observed. So what I did is moringa powder and then steam egg na and then egg na lang akong ginagamit sa kuang steam egg. Then ang pellets is gi-separate ako dayon. Kuan na lang, alternate na lang ko mabahog. Yesterday, steam egg, and then karon mag-pellets na po. So, I just want to clarify again, mga kagumers, nga itong pellets nga gigamit is not sponsored by the maker of this pellets. Ha? So, guys, as you can see, daghan ko ginagamit na pellets kay aron pod mas madali ba. So again, mas medyo siya mamahalan ta gamay kay ako mamahalan ko kay daghan ko ginagamit, pero as far as ako ang na-observe for pila na mga pugo ka years naggamit ani nga mga pellets, effective gid siya. So guys, again, as you can see, nagamit ko purple na hickory, so kani para pa-enhance man jud ni sa color as feedback sa mga kuan. So bisag color enhancing gini siya, guys. Ang nakanindot niya, gagmay siya og kanang pellets bitaw. So sa labi nang na ako'y mga gipang-groom pod nga di pa kayo dagko, so okay sad siya. So aside from direct sunlight, guys, magamit pagita color enhancer mo nang aron lutaw jud kayo ang color. And kini ang bag-ong product sa kuan mga kuno ni sa Extreme. Ako lang pong gitry. Normally, color enhancing gyapon siya. Ang taas po siya, protein 55%. So, magamit gyapon siya. Again, guys, more on color enhancing. Kay mga kirin, magudang ako ang gipang groom. Mostly kirin, kaliko kirin. So, naay pang padark, naay pang pahayag sa kuan. So, ako arapon ni guys. Ha? I'm not saying sunanin yung ako ang gipang buhat. So, again, this is based on my experience rapod. Lion head, purpose ako sa lion head is para develop sa ilang win. So aside sa win, sa kirin gamit kaysa sa kirin na kuan kay grabe mo pa dark sa color. Ganahan ko ani is for the win development yun. Diri jud na ako gamiton ang sa rancho. Amo jud akong gamit sa rancho o sa oranda para mas paspas ang development sa wind. And also, mga ka-groomers, dili sad siya ingon nga applicable ni siya anang, again, this is based on my experience ra ha. And also, mag-base sa gita sa bloodline sa isda. So, dili jun sa ingon nga
gamitaan eh, mabaga dyan ang mga layon or mukuan. Naaman sa ko yung mga isda or mga bloodline na dili dyan kayo siya baga o buwin. So, normally, isa kung saan itong bahog aning kuan, magkari nga layon head, dili dyan siya yung mga mabaga dyan maayo. So, sa ako alam po, tested naman ko na ko ang ako ang kuan. That's why, isa rin dyan naka-breeder ang ako ang mag-supply sa ako ang mga isda. And then, kabalo na dyan kayo kung saan pagpa-develop sa mga isda. So, unang dili na kayo kung adjust ako ang sa diet sa mga isda bitaw. Okay, kabalo naman kung saan sila pag unsay dapat akong buhaton first or unsay ako ipagbahog. Okay, kabalo naman ko sa ilang mga bloodline. Kabalo naman ko nga mga baga gini sila og win. So, that's why abag-abaga na lang ako aning abahog. Which is, for me, effective, yeah. And then, ang red nga hickory, ang akong ginagamitan ani is ang ako ang gina-appeal sa show. Which is, ang ako ang gi-prepare nga para sa show. So, grabe mo ko dyan maka-color, guys. Aside mo gamit ko dyan ko ani, mga kani sa ako ang kuan. Sa ako ang gi-prepare nga isda nga para sa show. Kay grabe dyan siya, mo pada o color. Grabe siya mo develop o color ba? So, again, I'm not encouraging you guys na ma-OJJ gamiton bitaw. Ang ako alang is, mawayang ako ang naandan. Mawaya akong ginagamit. And then, para na ako, effective sa ginsiya. So, maunang ako, dili na kay ko magsigi o balin-balihin pa o kanang brand sa bahog. Kay basin ba o inana, mabaguhan na po ng isda, lahi na po ng klase. Which is, instead nga mo develop ang iyang color, ang iyang win, basin hinog mo pughaw or mamausab ba ang iyang pagtubo ba. So, ako na lang dyan yung ipahinay ka. Which is medyo pricey gid siya guys mao nang pero makita mo gud ako ang development sa isda mas paspas so di na lang ko magmatter ng gasto kasi normally mo gasto man gid ta og gusto jud tag nindot ang results sa tuang isda. So again guys ato saning panglawgan sila kay basin niya gipul-an na ning paminaw nga siko giyaw-yaw ta. Okay. So sa feeding na po aning pellets dili lang kay nako daghanon og ayo. Kay ila og mahurot dungaga na pud kunyang lunch time kanang sakto lang jud ba dili bitay ngon nga kaisa ra bitaw bahugan kay ang pellets man good dali og ayo mo create og lumot siya labi nag maigog sunlight kanang tong dili nila mahurot makuan siya dali kayo mo adap og lumot guys buton sa to explanation ani nganong grabe kay mo lumot. Oh, nabahugan naman din dito eh. Maunang ako, dili kayo pataka o ganang bahog kay bahog sa labi na sa pellet sa steam egg. Okay ra ko kay mag-water change. So, huwag mo baho ang kuan. Mabaho na bitaw ang mabaho mo dyan ng water basta steam egg. Kay grabe mo dyan kaya na makakuan. Kung grabe sa kita mag-water change compare sa pellets. So, dere guys, ang ako alang i-mix is ang kini o kining para ko lion head kay para pa-win ba. So, mura siya kuan bitaw. Duha ang iyang purpose pa-color then apoy pa-win. So, again, minimize lang po ng pagbahog kay pag mahurot, dungagan, sakto lang ba. Okay. Dili man sa ni sila lagi andang full show. So, ako alang, ma-maintain ako ang ilahang body, ang ilahang wen. Maoy purpose na ako. Nahira dyan itong gina-groom ni mo o gina-prepare ni mo for show. So, maoto ay grabe dyan mo. Ay, gi-prepare ko. Siyempre, kahit dyan siya, may ning pattern dyan. Mas grabe ito sila. (Clears throat)
So again, mga groomers, I hope natin nakuha ang gamay ng idea when sa ko ang feeding process or feeding time ng mga pellets. Hopefully, nga, I'm not saying I apply ninyo or palitan nyo din yung kahit maudyo ng gamit lang ko. No, I'm just sharing with you nga ang pagbahog, ang process sa pagbahog, mga nilit nyo din nga bulto-bulto mo bahog. So, kuan lang, kanang ginagmay lang, dayon mahurot, dungagan, maulag ito, sige putag, sige hurot, sige tag dungag, tubig, paspas din dyan mo, kuan, mo mahugaw. So, sige, nagkalibang sa mga na to, ma-apply na tong, sige na tong water changer, sige na tong paon ng lang mahugaw. So, kung atua is kanang pet lang, so, maintainer man gina na itong ang ilahang mga body structure, ang ilahang wen. So, ginagmay lang abahong kung mahimo. Pero kung gusto dito ka ng for competition, alahin na sana siyang process sa pagbahong. Medyo madouble, triple na ang gidaghan nun sa itong pagbahog nila. So, again mga groomers, hopefully nga natin ma-learn. And again, please don't forget to like and subscribe for more videos. And again, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.